You know, I'm addressing myself to the policemen now. Naging mayor man ako dito sa inyo, naging presidente ako. You know, guys, I do not believe even for a moment na hindi ninyo kaya. Kung hindi ninyo kaya, anong mag-resign na kayong lahat? Wala kayong... Trabahuin ninyo. Hindi lang dito daw, buong Pilipinas. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa ng Ejemenay, araw ng Miyerkules, Mayo 31, hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pulisya na magbitiw sa pwesto kung hindi nila kayang gampanan ang kanilang tungkulin. Ito ay kaugnayan sa dalawang insidente na naganap sa Davao City. Kamakailan lang ay isang riding in tandem ang nagtangkang hablutin ng isang babae sa Tamayong, Davao City, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas ang biktima. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng hustisya ng pamilya ni Blanche Marie Bragas, isang architect na ginahasa at pinatay noong Mayo 21. Kasalukuyang pa rin hinahanap ng Davao City Police ang suspect. Nag-alok naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng 1,000,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo kung sino ang pumaslang sa biktima. Ngunit ikinagalit ng dating Pangulo ang mabagal na pagresponde ng pulisya sa nasabing insidente at hinamon sila na bumitiw na sa pwesto kung hindi nila kayang gampanan ang kanilang tungkulin. Maraming Pilipino na walang trabaho nandyan sa labas. There are a lot of our countrymen looking for jobs. Mapapasukan lang para mabuhay lang. At kagaya rin ninyo, competent, well-educated, I mean, they have at least attained that level of sa edukasyon nila na to qualify them for. So pag hindi ninyo kaya isulbad yung mga yan, mag-resign na kayo. Wala kayong... Maulit pa yan. Alam mo, maulit pa yan. Puntahan to kayo dyan. Pagsisipain ko kayo. Really, dalhin ko yung media. Tadyakan ko kayong lahat. Hanop, hamunin ko kayo ng barilan. Why? For being idiots in the office. Hirit pa ni dating Pangulong Duterte, ang huling nais nitong gawin ay swelduhan ng taong bayan ng mga pulis na hindi ginagawa ang kanilang trabaho. That's the last thing that I would want to do. To be an idiot, to stay there and do nothing. Alam mo, hanapin nyo yan. Ano trabaho na? Sweldo matataas. Dinoble ko sa panahon ko, I double your salary. And then, ganito lang ibigay ninyo sa amin. First place yung kay Pastor. And second place, anak ko yung mayor dito. Eh, hangayaan ko lang naman na lulutang lang siya ng ganun. Without you guys doing your limitless effort. Walang, wag mong lagyan boundary ang trabaho mo, sabihin mo 24 oras. Wag hindi mo nasulba dyan. Wag kang matulog hanggang isang buwan. Kilala si dating Pangulong Duterte sa kanyang kamay na bakal, puspusang suporta sa pulisya, at maaanghang naman na salita at nararapat na aksyon sa men in uniform na hindi nagagawa ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan. Samantala, nag-iwan naman ng babala ang dating Pangulo sa mga pulis na hindi nagagampanan ang kanilang trabaho. Sumbong ko kay Lord. Itong mga pulis na binabayaran namin ng husto, lalaki naman ang sweldo. Dinuble ko pa nung panahon ko. Nawala kayo mga... Sulbarin ninyo yan. Otherwise, ito tandaan ninyo, pagka pumasok ako, I'll put you to shame. Hindi yan pwede na hindi niyo mahuli yan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal,
Cristel Austria, SMNI News.